Alright. Kailan mo ano? Kailan mo, ano ba yun, naumpisahan mag-ibon yung pigeon bite? Kailan ka tinuka? So, nung the pigeon bit me, bata pa lang ako nun. So, nagsimula ako yung mga pangkasal na kalapate, inuwi namin. Nahuli namin, tas kinulong lang namin, tas na nasayahan ako dahil bumabalik sila sa, you know, sa bahay nila. Pag pinakawalan mo, babalik sila. So na-amaze ako dun. Pero yung family ko, may mga mahilig talaga sila sa mga sabong. Tapos yung sa Bulacan kami na nagkalapate, so madami nag-iibon dun. Dun, nagsimula ako mag-iibon. Kailan mga ibon mo nun? Siguro mga nasa 10, 12, 12, mga ganun. Hanggang naging 20 na sila. Tapos sa natigil din kasi high school. So na-focus sa ibang focus naman, kaya nawala yung pagkakalapate. High school ba, babae? Oh, yun nga eh. Parang ano, na iba sa focus, syempre. Bata, kaya in-enjoy ko muna yung pagkabinata. And then, you know, you might agree on this one too. Diba, kapag nung bata tayo, hindi natin sila focus kasi wala tayong pera pambiling kusa eh, diba? Oo. When the time that we got our own money, diba, yung nakakuha na tayo ng sarili, may authority na tayo sa bahay na maglagay tayo ng loob, diba? Oo. Then you decide like that too? Nung una, yung baon ko, iniipon ko pa yung baon ko para may pambili. Kasi yung kakilala ko nun sa Bulacan, si Kuya Binil, siya, puro blue bar lang yung ano niya, alaga niya. Tapos yung katabi niya, si Alan naman. Sabi ni Alan, kahit anong ibon, sa kanya may iba-ibang kulay. So, mahirap paniwalaan yung dalawa, so, pero pareha silang veterano. So, doon ako humingi ng advice na huwag daw ako bibili sa pet shop. Doon ako bumili sa kanila at sila magtuturo sa akin. Tapos kapag yung binigyan niya ako ng inakay, malapit lang yung bahay namin. Siguro wala pang 1 mile. Bumili ako ng inakay. Sinasabi niya sa akin, sige, ito, pag bumalik to sa akin, bumalik ka dito, tapos papalitan ko na lang. O kaya kung gusto mo yun, bibigay ko sa'yo. May pagkakataon bang kumarera ka doon? Kahit street fight lang? Street fight lang. Puro street fight lang kami doon. Bata pa ako noon eh. Feeling ng first win street fight? Yung mga kaibigan ko lang naman yung nag-street fight. Ako, nakikisali lang ako sa kanila. Hindi pa ako masyadong seryoso sa pagkakalapatan. Ano lang, puro video game lang. Video game, mga arcade, yung Counter-Strike. Yun pa yung uso nun, wala pang Dota nun eh. Okay, fast forward here in United States. Anong taon ka nag-ibon dito? Go back, 16 years old ako nun, nagpunta kami dito sa Amerika. So Pilipinas, dumiretso kami sa Florida, sa West Palm Beach. So, sa West Palm Beach, 16 years old, yung stepbrother ko, na banggit niya sa akin ng kalapate, ay naka-apartment kami nun, parang condo type. So, di kami nakapagkalapate, pero sinabi niya, baka pwede tayo magkalapate yun, tanong natin sa magulang natin. Baka pwede kahit isang pares, dalawang pares. Sabi, hindi pwede. Kaya di kami nakapagkalapate nun, pero sa Florida, 16 years old, nagsimula ako nun, lumipat kami ng bahay. Yun, merong parang orchid house, doon kami nagsimula ng mga pangarerang kalapate. Okay, pagdating mo dito sa Texas, yung mga loft mong dito, you told me about story about those loft though, you know, but kanino mo na-acquire yung unang homing or racing pigeon mo? Taga Waco. Waco. Binili ko siya doon. Pero yung una kasi puro nung kami ni Amber noon, nandun kami sa Austin saka magulang niya, nabanggit ko yung pagkakalapati ko noon sa Florida at tinanong ko siya at one point na kung pwede mag-alaga. Hindi naman siya pumayag, pero animal lover sila, so at one point pumayag siya. So dito, anong taon ka nag-umpisang kumarera? Kumarera is 2018, pero 2017 may ibon ko na. May ibon na ako. Okay. Ay hindi, 2016 sa Texas may ibon na ako. Mga puti din yung nabili ko noon kasi sa internet yun lang yung nakita ko eh. So yung first line breed mo, yung mga
batikan mong ibon, yung mga may pedigrees. Anong pedigree hawak mo nun? Noon? Yeah. Well, halo-halo naman siya nun eh. Yung galing sa Waco, hindi ko na talaga matandaan kasi nung mga unang panahon, hindi pa ako marunong magbasa ng pedigree. Ngayon, nung ano, yung unang karera mo, diba, of course, nabili mo na yung clock and everything. You know, sino yung mentor mo at paano kami mentor nung mentor mo pagdating sa karera dito? Kasi iba sa atin dito eh. Yung pusa, hindi natin naalala eh. You know, mga kalaban lang, mga hawk. Yeah. Sino yung ano, nag-mentor sa'yo? Nag-mentor sa akin nun si Sherwin kasi Pilipino siya nun. Siyempre, mas pagkakatiwalaan mo siya. So, dumikit lang ako kay Sherwin. Binigyan niya ako ng mga ibon niya. Si Sherwin Tolentino, si 3 Stars in a Sun, siya yung nagturo sa akin kasi may experience siya sa club race, hindi lang sa one love race. So siya yung nag-mentor sa akin at siya din at yung si Joe Schaefer. Okay, nung karera na, okay? Nung karera na, can you give me a breakdown? Magkano yung unang binayad mo? Tapos yung ibon na nagbigay sa'yo ng ano? Kumbaga yung adrenaline rush. So yung ibon na ano yung tanong mo? Yung gastos yung pag nag-ship kasi ibang shipping natin yung dito. Yung shipping ko siguro nung unang taon namin almost $200 eh. Pero syempre unang taon man, parang wala lang sa iyon. Yeah. Tsaka yun ang motivation eh, yung nagpo-push sa akin na to do better in life. Sige, I like this hobby, so push natin. Okay, I'll just gonna fast forward on a few, you know, couple of hundred miles. Yung 200 miles, pang ilan ka nun? 200 miles? Sa unang race tinanong mo, I like to answer that. Okay. Yung unang race, wala, ano, tumukod yung mga ibon ko. So, ilan pinasok mo nun? Siguro, mga nasa 15, 13, tapos at the end of the week, ang natira na lang siguro mga 13 or 12 na ibon. Pero yung magaling kong ibon, hindi ko siya binili. Ano lang siya, yung magulang niya is gift bird lang sa akin. So yun ang naging best bird ko. Gift bird lang yung magulang niya. At ngayon, nandito pa rin yung mga line na yun. Tapos yung lap na nakita mo na nag-improve yung ibon mo, anong lap na yun? Nung nag 300 miles na, tapos bumalik kami ng 200, tapos 300 ulit. So, well, nung first race, tumukod ibon ko, nakita ko na putik-putik yung paa nila. Tapos, tinanong ko naman kung bakit ganun. Tapos, Kay Sherwin, tsaka sa mga kaklab ko. At, na-bless naman ako dahil mababait yung mga pinagtanungan ko, hindi ako pinagdamutan. Kaya, ayun, ginawa ko lang kung ano yung sinabi nila, tapos pinagbutihan ko lalo. So, syempre, naramdaman mo yung tukod na nasa pangkulelat ka. So, kailangan talaga maramdaman makulelat ka para mas lalo mong pagbutihan. So, yes. Alright, yung last race, pangilan yung ibon mo yung final day? 300 so, miles? So, 300 miles lang kasi sa Youngbird nun. Hindi pa ako sumali ng GSAF, but anyway, yung 300 miles, dalawa yun eh. A race, tsaka B race, tas auction race. Yung A race lang ako pumasok kasi unti na lang ibong ko. So hindi ko na pinag-split up kasi first time ko yun. So marami ka nawalan prior to that laps. Marami din ako nawalan, so magandang experience yun. 300 mile race na yun, nag-7th place ako sa A race. Yun nga si 66 na kay Esmer. Yun ang best bird ko nun. Tapos yung mga iba. Yun yung ano, di ba? Yun yung lumipad kanina dito sa likod mo. Yung checkered white flight. Ah, hindi. Iba yun. Pang 28. This is my first race. Okay. First club race, 2018. Yun ang best bird ko. May mga anak siya. Nandito pa rin. Seventh place. Out of? Seventh place. Siguro mga 84 birds. 84 na lang natira after 300 miles. 84 birds total sa race left, na yun. Pati yung buong ibon. Yeah. So 84 birds, nag-7th place. Umasok ng top 10 kaya naging masaya naman ako. Yung paghihirap naani din. Feeling na nakita mo yung ibon. Hindi ko akalain na mag-7th place ako.
sa kaya tapos yung first year ko nun ng 300 miles yung auction race nanalo ako ng 3rd place at 9th place. So binili ko yung ibon na yun sa ibang fancier. So kaya pag auction race maghahati kami, split 50-50 kami. So nanalo ako ng ano isang 3rd place 500, so kalahati nun is 250. Yung 9th place is 100, so $50, so equivalent sa $300. So okay na din. Okay, ano naman ngayon? Since anong maipapayo mo sa mga nag-iibon, sa mga bago pa lang saka nakapag-umpisa na pero wala pang race? Mapapayo ko lang sa mga newbie, kung wala ka pang ibon, kailangan huwag kang bibili sa pet shop. Umahanap ka lang ng fancier na mabait. Kung hindi siya mabait, kung pera lang gusto niya para maibenta yung ibon niya, mahirap dumikit doon. Dumikit ka lang doon sa taong tutulungan ka. Kasi hanggang sa dulo, andyan sila para sa'yo. Tsaka ano, kapag binigay sa'yo yung ibon, kailangan alamin niyo yung background, hipuin niyo, maganda yung hugis ng katawan at hindi sila. Hindi mukhang may sakit, di ba? Yeah, hindi yung parang reject ba. So, ayun. Pero, kaya sinasabi ko sa inyo, marami kasi nagbibigay ng ibon. Pero, masasabi ko nga, one of my best birds, or most of my best birds, ay ang mga bigay lang. So, gift bird lang. Yung mga mas magagaling pa yun kesa sa mga binibili. Pero syempre, galing dun yun sa pinagkatiwalaan natin na tao. Hindi dun sa tao na... Kasi yung iba, yung mga reject nila, ibibenta pa nila, imbis na ibigay lang, or ganun. Pero reject, ganun talaga. Yeah, reject means na, you know, hindi naman sila mukhang netoy. Racer sila, pero they know themselves na hindi sila kakana sa race eh. Yeah, pero ganun talaga, meron naman na reject sa kanila, tapos it works for you. So, depende lang sa sa makiklik kang pair. Okay, payo mo naman sa mga first year na kakarera, this year, 2020. So, masyadong mahal lang pigeon sports, so kaya kailangan marami kayo sa club nyo. So, kailangan maging mabait kayo at maging matulungin kayo sa mga members para di sila mag-quit. Madaming disappointment sa pagkakalapate, madaming losses kaysa sa win. Pero ganun talaga, ang para manalo ka, huwag ka lang mag-give up. Okay, give them a breakdown on the yung ano ba yun? Yung ikaw sa club mo, magkano yung babayaran mo sa tingin mo? So, sa club namin, siguro mga nasa 14 or 16 kami, kasama yung mga ibang asawa nila na kasi nagbayad sila ng club fee. Pero every year, we join the combine. So, dalawang club nag-combine para mas mababa yung pay. So, ang shipping fee namin is about 100 plus. Hindi naman umaabot ng 200 or 300. Kaya makakamura kami. Yeah, i-share ko rin sa Greater Atlanta sa amin. Shipping cost doon kasi konti lang kami lumilipad kasi ano rin yun sa amin eh, yung konti lang sila eh. Konti lang kami, 7-8 minsan ganun eh. So shipping cost namin sometimes 350 to 380. Mahal nun. Yeah, so and any other states too are like that. Mahal nga. Mahal ng shipping cost ng feeds. Mahal pa ang fee, kaya maraming hindi na sumasali. Saklak pa lang, ubos na pera nila. Okay, ano pa ang maipapayo mo sa mga kakarera this year? Sa mga kakarera, ang pinaka-importante lang naman is yung health ng ibon, tsaka yung conditioning, tapos training. So, basta maayos yung loft mo, gusto ng ibon, uuwian niya yan. Basta healthy ang ibon, lilipad yan. So, yun ang pinakasikreto is yung health ng ibon. O kahit napakamahal pa ng ibon mo, kung kanino man galing yan, basta pag di healthy yan, ako, huwag ka nang umasang uuwi yan. Tapos kahit healthy, pag walang training? Yeah, ganun din. So, kailangan, it goes hand in hand. Kailangan may oras ka sa pag-iibon. So, kung wala kang oras, baka nasa ilalim ka na ng race sheets. So, kailangan talaga. Ito, mga kalapatid, si Vince, ano siya, work siya. Ngayon, instrobuko lang siya, kaya hindi siya nagtrabaho na yung part-time niya. But, yeah, he works from 6 in the morning
all the way to 7 to 8 at night kasi dalawang trabaho niya. Isa regular job, tapos isa part-time. Pero he still sneak the birds before and after he go to work though. Pero masasabi ko lang, kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo, maraming dahilan. Yeah. So, then again, if you cannot face the birds, especially here in US, you better take care of the birds kasi yung mga neighbor mo, neighbor dito, iba dito sa Amerika eh, they will call animal society on you. Then makukulong ka kapag pinabayaan ng mga ibon dito. Yeah. Ang pinakakalabang ko lang is yung oras. Kaya nasa atin na yung magandang bloodline, yung pagkain ng ibon, vitamins. Yung mga kalaban natin, matatanda na, mga retire na, or yung iba may business. Ikaw so, pinakabata sa club nyo, no? Ako pinakabata. Pero it doesn't matter. Age doesn't matter, yun sabi nila sa akin. Pero kailangan talaga. Tulad nga ng mga retirado. Experience, yeah. Yung experience. Pero yung mga retirado, nasa bahay lang sila magdamag. They have all the time para sa ibon. Yun ang mahirap kalabanin. Trabaho, pag uwi mo, gulgul ka pa, tapos ibon. So, you know, yun ang kalaban, oras sa pag-iibon. Alright, mga kalapatids, special mention dun sa mga kalapatids ko na tumulong sa akin. Lalo na nung first race ko, sila Sherwin, si Joe Schaefer, Randy Schaefer, yung mga kaklab ko. Madami akong pinanood na videos nun para lang matuto. Kung ano yung ginagawa nila, pinapayo nila, ginagawa ko. Yung mga nakilala ko, basta nanood lang din ako eh. Tapos yung mga pinagtanungan ko kung ano yung mga sikreto nila. Basta kailangan talaga determine kayo kasi makikita ng fans here yan. Mga kalapatids, shout out tayo dun sa mga nagkakalapati dito sa Texas. So dumadami na kami. Shout out mga pala syempre si Sherwin, si Richard Aquino, si Zoilo, si Boyet, si Esmer, si Elmer, si Anthony, si Brian, sino pa bang nakalimutan ko? I think si John Lloyd, taga Texas din. I think, ayaw ko kung may nakalimutan pa ba ako. I think that's it. So, shout out naman tayo dun sa mga supporters natin sa Pilipinas. So, salamat sa mga sumusuporta sa Amazing Grace Law. Sila MC Kulot. Sino pa ba yung mga sumusuporta doon? Sila Racing Pigeon TV. Racing Pigeon TV, Sky Pacaldo, sila Chambalero Brothers. Sino pa ba yung mga nanonood doon? Yung GRM Design nanonood pa rin yata yan. Yes. Siyang gumagawa ng ng pedigree ko sa kira Racing Pigeon TV. Sino pa ba yung mga si Ian? Din sa bayaw ni Racing Pigeon TV. Shout yeah, out. Taiwan Gold. Yeah, sino pa? Alagang magaling. Shout out. Ah, nga pala si yung taga Dallas din, yung mga Pilipino sa Dallas, yung baguhan, yung tinulungan natin si John Lloyd. John Lloyd yeah, na shout out ko siya. Taga Texas. Yeah. Basta lahat ng mga sumusuporta sa akin, maraming salamat. Saka yung baguhan, yung mga baguhan sa Washington. Yeah, sa mga taga Seattle, yeah. Washington, so dumadami na kami, nakikilala na yung sino nakausap natin sa nang katrabaho sa IHOP? Si si Jay. Yeah. Jay Jay Lazaro ba tama? Jason Lazaro. Yeah, Jason Lazaro. Shout out Jason Lazaro kung and then Malaya TV. Yeah. Nag-umpisa rin siya. Bago taga Washington. Washington and then Ryzen's. Rise and Love. Yeah, Rise and Love.